Ngayong araw ng Webis Santo ay kinakaugalian na sa amin dito sa isla na magkakaroon ng isang prosesyon. Itong tradisyonal na prosesyon ay minanapa namin sa aming mga kanunuan noong unang panahon at ito nagpasalinsalin hanggang sa kasalukuyan. Aming Hagios. At inyo ring narinig ang pag-aawit ng mga panalangin sa lingwaheng Latin. Ito ay ipinamana pa mula sa aming mga matatanda na siyang nangunguna noong unang panahon sa pagsasagawa ng posisyon na ito. At sa kabila ng modernisasyon na pamumuhay sa kasalukuyan ay hindi pa rin nawawala yung mga tradisyon na ganito dahil ipinagpatuloy ito ng mga pamilya na kung saan ang bawat kasapi ng pamilya ay nagpasalinsalin sa pagtuturo ng pagbabasa at pag-aawit ng mga panalangin sa lingwaheng Latin. Dagdag pa sa pagsasaawit ng mga panalangin sa lingwaheng Latin ay itinuturo rin at isinasalin-salin sa bawat henerasyon yung pag-aawit ng pasyon ng ating Panginoong Hesus na kung saan ito ay isinasagawa mula sa Lunes Santo hanggang sa Biyernes Santo at ito ay pinapangunahan ng mga kasalukuyang matatanda dito sa aming barangay. So mula sa Lunes Santo, may mga pamilya na siyang tumatanggap sa ating mga nagpapasyon. At sa mga oras na ito, ang ating prosesyon ay bumabalik na dito sa ating barangay proper mula sa kadaan na kanilang binagtas, no, sa pinakadulo or boundary ng aming barangay. Isa sa magandang dulot ng mga ganitong tradisyon sa ating pananampalatayang Katoliko ay naisa sa buhay natin yung hirap at kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pag-aalay lakad, no, bilang paggunita sa mga pinagdaanan ng ating Panginoon. Ngayon din na ipapakilala natin sa kasalukuyang panahon sa ating mga kabataan yung mga tradisyon na kinamulatan ng ating mga matatanda. At sana yung mga ganitong uri ng tradisyon at paniniwala ay maipapamana pa natin sa mga susunod na henerasyon. Lalo na't sa ngayon, tayo ay namumuhay sa modernisasyon at patuloy na dumadaloy sa kasalukuyang panahon ay unti-unti na rin nawawala yung ibang mga paniniwala natin at tradisyon bilang Katoliko. Sana sa kasalukuyang henerasyon, sa kabila ng ating mabilis na pag-usad ay hindi natin malimutan yung ating debosyon at paniniwala sa ating pagiging isang Katoliko.